ngayon mga kabida, ngayong araw tuturuan ko po kayo kung paano ba ang paggagawa ng yung sariling invitation to your mobile phone lang po. Ito po ay para sa mga kabida natin na syempre nagtitipid at gusto na sila mismo ang gumawa ng kanilang sariling invitation. Po ay malaking tulong sa inyo mga kabida. Lalo na sa ating mga momshies, mag-birthday ang kanilang mga anak. Huwag niyo lang pong kalimutan i-like, i-share at subscribe ang aking channel. Kabida, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po pala ang inyong sibling-sibling ateng na si Ate Press. So mga kabida, ano po bang application ang kakailanganin natin sa paggagawa ng ating invitation? Ito po ay ang PixelLove at ang PixArt. So una natin gagawin kabida, kukuhain natin o maghahanap tayo ng picture na gagawin nating invitation tulad nito. Kuha po pong picture ay sa aking pamangkin. Ayan. So, ayan po yung medyo baby, bata pa po talaga siya. Ito lang po muna yung isasample natin na invitation. Gagawa tayo ng happy first birthday sakara sa kanya. So, once na nakakuha ka na ng picture na lalagay natin sa invitation, ang next natin yan, punta tayo sa Google. So, bakit ba kailangan natin ng Google? So, kasi dito tayo kukuha ng background. So, napili kong motif sa aking pamangkin ay unicorn. So, Google tayo kukuha ng unicorn background na HD. Lalabas yung mga unicorn designs dyan. Alas naman po kasi sa mga invitation ay pahalang. So, hanap tayo ng pahalang tulad nito. So, dapat high resolution. So, makikita nyo naman pag high resolution, siya yung hindi masyadong pixelate. Okay na yan. Download natin. So, yung unicorn. So, dito kabida. Meron ka na parang naisip na magiging layout mo. So, magda-download din ako ng unicorn na print tulad ito. So, parang gusto ko ito. So, download natin. So, na-download na. Meron na tayong picture. Meron na tayong background and framing. So, ngayon pupunta na tayo sa XArt application. Punta tayo sa araw na to. And ngayon, kukuhain natin yung mga picture. Ayan. So, yun yung mga picture na i-erase natin yung background para mailagay natin or mai-edit natin siya sa ating invitation. So, tulad nito, nakatawa siya. So, yan. Pagka-click nyo po nyan, punta na agad tayo sa cutout. And then, dito po sa automatic highlights. Pag yan, pag na-highlight siya na tayo na lang yung medyo magko-correct. May mga hindi pa siya na-highlight. So, click lang natin tong brush. Then, yung mga hindi pa na-highlight, i-highlights po natin. Kasi pag hindi po natin in-highlight siya, ma-erase po siya. Masasama siya sa pag-erase. So, yan. Pag okay na sa inyo at nakuha na natin yung lahat angle na i-highlight, save na natin siya agad. So, yan. Makikita nyo, wala na yung white na background. So, makikita nyo dot-dot na siya. Yan po yung tinatawag natin na no background na or transparent background na. So, direct na natin i-save. Click nyo yung arrow na to. And then, save. So, yan. So, hahanap ulit tayo ng photo niya na medyo okay. Yan. Gusto ko yung nakanguso. Ayan. So, ang gagawin natin muna, i-crop muna natin. Gusto ko kasi siya lang. Ayan. Then, punta na tayo agad sa cutout. Ayan. So, automatic cutout ulit. Ayan. So, may mga highlights. Nagusin na lang natin yung highlights. Kung ano yung mga hindi pa na highlights. So, pag okay na, save. Then, click mo ulit yung arrow na to. Ayan. Then, save. Ayan. So, pag na-save na natin yung kabida. Next na gagawin natin, pupunta na tayo sa PixelLove. Sa PixelLove, dito tayo gagawa ng template or gagawa ng invitation. So, pinaka madalas naman po sa invitation ay pa-rectangle. So, hahanap tayo ng size. Click mo yung arrow na to. Then, image size.
So, andyan makikita niyo yung iba't ibang size. Matitip ko lang sa inyo yung medyo malaki po yung kuwain niyo. Kasi kapag 900 to 300 lang, parang maliit na po masyado to. So, parang okay na yung pang YouTube thumbnail type. So, pa-rectangle lang. Yan. Ito, delete lang natin yung text na yan. So, unang-unang gagawin natin, punta tayo sa arrow na to. And then, from gallery, click mo lang to. Then, pictures. Punta tayo dun sa download. So, dinownload po natin sa Google. So, click muna natin yung pinaka-background natin. So, yan. Then, pagka-click mo nyan, click mo tong arrow na to. Ayan. So, i-fit lang natin dun sa mismo template natin. Ayan. So, pag na-fit na siya, next natin gagawin, ilalagay natin yung tinanggal natin. Yung picture na tinanggalan natin ng background. So, click mo to ulit ng arrow na to from gallery. Then, click this one and pictures. Then, PixArt. So, ito yung mga tinanggalan natin ng background. So, click muna natin to. Yan. Then, arrow. Yan. Wala pong bahala kung saan nyo siya ilalagay. Pero, para sa akin, mas gusto ko siya dito. Then, yan. Pag nailagay nyo na yan, yung isa naman. Click nyo lang ulit to. Then, from gallery, click nyo naman to. Ayan. So, naman. So, gusto ko siya dito. So, yan. Pwede natin siyang, para ma-highlight yung ating picture, pwede natin yan lagyan ng stroke. So, click nyo lang arrow na to. And then, tayo sa stroke. So, enabled lang natin. So, nandiyan yung maraming kulay ng stroke. So, pero mas gusto ko yung white para medyo clean lang siya. Tingnan. Ayan. Ayan. Yun yun. Yung white. Okay mo na. Then, sa kabila naman. So, stroke ulit. So, white ulit. Ayan. So, check mo ulit. Ayan. So, ngayon, di ba meron po akong dinownload din na yarn unicorn frame. So, kailangan din pala natin tanggalin yung mismong background yun. So, pupunta ulit tayo sa PixArt. I-click natin yung dinownload ko na frame. Ayan, kabida. Pupunta na ulit tayo sa cutout. So, automatic cutout ulit. Dahil hindi masyado siya na highlights, tayo na ang mag-highlights manually. So, click mo tong brush na to. And then, yung mga i-highlights lang natin yung mismo gusto natin makuha ng design. So, yung brush, pwede nyo itan. Para hindi makawala. So, yan, kabida. Pag nakakuha na natin yung visor natin na o ma-highlight sa mismong picture na to, then save na agad. Then, click this one. And then, save. Then, pagka-save natin, diretso na, punta na tayo ulit sa pixel lock. Ayan. So, ngayon, insert na natin yung ating frame na in-edit. So, click nyo lang yung button na to. And then, from gallery, makikita na natin yung wala ng background na frame. So, click mo lang yan. Then, click this arrow. Ayan. So, ito na yun. Wala na siyang background. So, ngayon, lalagyan din natin siya ng stroke na white. Enable. And white lang. Ayan. So, dahil nga meron pang existing na picture tong pamangkin ko na tatlo. So, dito ko ilalagay mismo yung picture na existing. So, dito, maglalagay ako dito. So, kung gusto mo i-duplicate yan dahil nga tatlo, so tatlong ganito, or apat, apat pa pala, so apat pa na picture ang ilalagay ko. So, kung gusto mo i-duplicate, click mo yan, then click this one, and then duplicate. Ayan. So, apat pa na ganito, apat pa na picture yung kailangan. So, ayan, duplicate ulit. So, ito lang natin. So, ito na mismo yung bahala kung anong mismo design ang mas maganda sa paningin ninyo. Ganyan. Or saan nyo siya ilalagay. Ganyan. So, yan. So, isa pa. Pipili. So, dito. Parang siya pa. Yan. Mga frame. So, apat pa na picture yung pwede nating ilagay sa mga framing na to.
So ngayon pupunta tayo, i-add natin yung mga picture. So punta tayo sa picture. Ginawad ko po kasi yan through Facebook. So yan, ito po yung mga tira na picture. So click lang tayo ng apat. So ito. Then click tayo nito. Click natin yung shape na circle. Ito yun. Ayan. So gawin lang natin circle, wag oblong circle. Ayan. So pag circle na siya, click nyo yung arrow na to. Ayan. So kung saan siyang frame mo gusto ilagay, halimbawa ito, i-fit mo lang. Ayan. So pag na-fit mo na, click mo yung frame na mismo pinaglagyan mo. And then click this one, tapos i-click nyo ito para tumaas yung frame at umilalim yung picture. Ayan. Para i-adjust nyo na lang yung frame. Ayan. Na gagawin natin, lalagyan natin ang happy first birthday. So add natin ng text. So itong text na to, click lang natin, double click, and then type na tayo na happy first birthday. Happy first birthday. Ayan. So okay natin. Ayan, syempre papalitan natin ng font and color. So click nyo lang tong A button, and then nandito yung color. And so siguro i-ano natin ng medyo yan, dark siguro, ito pwede to. Then okay natin, tapos lagyan natin ng font, palitan natin ng font. So syempre medyo maganda itong nababasa. Yan, happy first birthday. And so lalagyan natin ng stroke, so white lang din para medyo maganda sa mata. And white, so depende yan sa inyo kabida kung anong gusto nyong kulay, ha. Ito lang, sample lang naman po. So ngayon yung pangalan naman niya, so add natin. So depende sa inyo kung ano, gaano kalaki yung font, diba? Siguro okay na yan. Then syempre yung info. So yung kulay ng info na niya, pwede nating i-same sa mismo happy birthday na font. So click mo na yung happy birthday na yan, and then pwede natin yung i-duplicate. Click nyo lang to, and then this one, duplicate. Yan. Tapos liitan lang natin. So double click, tapos click lang natin yung info. Halimbawa, November 25, 2020. Ayan, kunyari lang po yan, ha. Kasi malaki na po ang pamangkin ko. Ayan, then, ilan ba ito na po? Wednesday. 3:00 p.m. at Sistosos Residence. Ayan, tama ba spell ko? Pag mali ako, kayo na po ang magtama. Ayan. So pag yan, siguro yung alignment, palitan natin, gawin natin ganito.
So yan, November 25 yan. Yan, ikaw nang bahala kung saan mo siya ilalagay. Pero so, pwede pa natin siyang lakihan ng stroke para makikita kita po siya. Lalagyan pa natin siya ng see you there. So, itong Christiana naman, ang gayahin natin. So, ito lang natin. And then, see you there. See you. See you there. Ayan. Ayan. So, ito lang yan. Ito lang natin. Ayan. So, yan. Pag okay na siya sa inyo, pero syempre birthday nga po, parang hindi siya, kung halimbawa, hindi po mukhang birthday sa inyo yan, gusto niyo ng mga balloons, pwede rin natin yan lagyan. So, sa balloons kasi, syempre makakuha lang tayo doon, syempre sa Google ulit. Click lang natin, balloons, PNG. PNG. So, bakit PNG? Para hindi na tayo mag-alis ng background. So, may mga PNG naman po dito. Pagka-click nyo, medyo maghintay kayo yan. Bigla pong ganyan niya. So, ibig sabihin, PNG po yan. So, download na natin yan. Pag na-download nyo na yan, punta na ulit tayo sa Pixelab. And then, add na natin yung ating na-download na balloon. Ayan, click nyo na yung balloons. Ayan. So, yan yung na-download natin na balloon. So, yan. Depende na sa'yo kung saan yung ilalagay kabida. So, pero siguro hindi ko. Ito ganyan natin. So, duplicate na lang para hindi na tayo insert na insert. Ayan. So, dito. Dito. Ayan. Siguro, yan. Tapos, pakos niyo pa ulit. Duplicate ulit. So, dito naman. Ayan. So, depende po yan ha, kung gusto nyo lang. So, para maging, ano po siya yan. So, pwede naman din isa pa, duplicate. So, gusto nyo dito siya, pero syempre, nasa baba dapat. So, yan. Click nyo lang yung crest, yung name. Then, taas nyo lang yan. Tapos, ito din. Then, dito nyo lang. Ayan. So, nasa lalim na yung balloons. So, yan. Meron na tayong invitation po. So, ngayon, pag okay na yan sa inyo, isi-save na po natin siya. So, click nyo lang to and then save as image. So, make sure lang po na malaki po talaga yung resolution niya. So, 1280x720. So, pwede na yan sa 4R, 3R. So, yan, save to gallery na natin. Yan, pag na-save na natin yan, kabida, punta na tayo sa gallery, sa Pixel Lab. So, ito na yung ginawa natin invitation. Ayan. So, yan. No? So, hindi naman siya ganun ka-pixelized. So, pwede na siya pang 3 or 4R size. So, yan. Pwede nyo nang ipaprint yung kabida or ipost sa Facebook. Sarili na kayong invitation. Nakamenos na po kayo sa layout, sa pag-layout. Nakamenos na po kayo sa pag bayad ng layout, ayan, sarili nyo pang gawa, ayan. So, yan mga kabida, kung nagustuhan nyo po ang video na to, huwag nyo pong kalimutan i-like, i-share, at i-subscribe ang aking video. At huwag nyo rin po kalimutan i-click ang notification bell para mas notify po kayo sa mga videos na i-upload ko. God bless kabida, keep safe, and more power. Sinishoutout ko lang po si Tita Annalisa Bruzuela Alvarado. Hi Tita, kamusta kayo dyan? Keep safe lagi and God bless po. At syempre sa Menching Arts and Crafts na pinap-shoutout ni Ma'am Sariling. Ayan, siya po yung gusto pong turo kung paano ba ang paggagawa ng analyze envelope. So, Ma'am Sariling, tuturuan po kita dyan. Update ka lang po lagi sa aking mga ina-upload na video. Ayan. So, sinishoutout ko din po kayong lahat na patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel, Lahat Kabida Depressed. So, maraming salamat, kabida. God bless, keep safe lagi. I love you all.